salamat sa mga subscribers ko na tumatang kilig sa ating video at sa mga darating para video. So first, may gagawin lang tayo ang mga kunting DIY lang na makatulong sa inyo at makapagpadagdag na inyong knowledge, kumbaga. Itong gagawin natin sa mga problema sa mga naka-ripta pan dyan, o kaya radiator pan, yung mga walang thermostat, ay may kunting DIY tayo para maiwasan natin na madaling masira yung radiator pan o kaya yung carbon brass ng ating radiator pan. So mga basic lang ito, mga kadi, since matagal ko na ito ginagawa sa unit ko at since 3 years na ito nakakabit sa unit ko, gusto ko lang i-share sa inyo ang mga na-experience ko, ang mga idea ko rin na makatulong at maka pagpagaan ang inyong kalooban. So first, ang kailangan natin yung mga kunting tools lang, itong tulad itong T. Itong T na may 10mm at saka itong star screw. So buksan natin yung hood para matanggal natin yung headlight, kasi dapat tanggalin yung headlight para makita nyo kung paano pag DIY natin ang ating radiator pan na hindi siya palaging umaandar. So ito na, mga ka-DE, since nabuksan natin yung hood ng ating DE, may tatlong bolt dito na dapat tanggalin. Itong isa, dalawa, at saka itong sa gilid, para matanggal natin yung headlight para may hindi tayo mahirapan pag kapa ng mga wire sa ilalim. Kasi itong ating radiator pan, may dalang wire kasi ito dito na nakakabit. So, kasi rikta nga, tawag na rikta yung makadirect sa battery. Pag on mo lang susi, is aandar siya. So, tanggalin muna natin itong headlight. So, ito na, mga kadi, sinatanggal ko na yung mga bolt. So, pwede natin tanggalin yung headlight. So, pag tanggal yung headlight, alalay lang, mga kadi, kung tingatak lang kasi may lock dito sa ilalim. Nakahawak sa ating headlight, so hataki natin para matanggal ito. So ito na, mga kadi, since natanggal ko na yung headlight, ito pala yung ating lead light. May tutorial tayo dito pa kung paano magtanggal at magpalit nating headlight. So ito, nakita itong white na wire, mga kadi, ito yung wire na papunta dun sa loob, nilagyan ko ng switch. Kasi nga, sabi ko itong dalawang wire sa loob, ito yung kulay puti. Yung dalawang wire sa loob na nakarikta sa ating radiator pan, yung isa dyan, pinutol ko. So pinutol ko siya, doon ko ikinabit yung dalawang wire at pinadaan ko ito sa gilid ng ating signal light ba ito? So, ang isang wire lang ang pinutol ko na nilagyan ko ng wire magkabilaan. Saka dito ko sa pinadaan, mga kadi, tanggalin natin ito para makita natin kung saan dumaan yung, saan ko pinadaan yung wire. So, ito, mga kadi, pagka abot ng wire dito, dito ko pinadaan sa gilid ng hose na sa gilid ng pinto natin driver side. So dito pinadaan ng wire punta dito sa loob hanggang sa nakabot siya dito. So ang ginawa kong switch, ito yung ginawa kong switch, mga kadi, kasi nga nagtitipid tayo, wala tayong pambili ng mga mamahaling switch, yung switch ng ilaw ang nakita ko. So ito ang mga idea ko, mga kadi, na simple knowledge lang na baka makatulong rin sa inyo sa mga pagtataka nyo kung anong dapat gawin, kasi nga nakarikta itong ating unit, para maiwasan natin na baka sa long ride masiraan tayo ng radiator pan, kasi nga na ubos na yung carbon brass. So
taglit lang mga kadiha, itatapik natin kung ano ang pros at saka cons itong rikta at saka hindi rikta. So yun ang mga kadiha, yun ang aking mga kunting DIY knowledge sa mga naka as is dyan, yung may mga thermostat, huwag nyo nalang glawin kasi mas maganda talaga naka as is yung ating unit. Itong ginagawa ko para lang sa mga nakarikta tulad ng aking unit. Kasi nga, kumbaga nagtitipid tayo, kaysa bumili pa tayo ng thermostat at saka tikap, magbayad pa tayo sa libor, mag-plusing pa tayo ng radiator, so lalabas tayo ng mga pera talaga. So itong mga ginagawa ko sa para lang sa mga nakarikta para makatulong ni sa atin. So ang ginagawa ko dito mga kadiha, pagka nakastart yung ating unit, itong switch, so naka-off siya. So, ibig sabihin, yung ating radiator pan, pag naka-switch o susi, hindi siya maandar kasi nga walang kuryente na dumadaloy sa wire na nilagay natin. So, mas madali niya maabot yung temperature dito kasi nga yung cold start, lalo na pag umaga, lumalabas yung cold start. So, pag naka-andar yung ating radiator pan, mas matagal mawala. So, mas matagal maabot ng ating makina yung heat temperature talaga niya. So kung may switch yung ating radiator pan, so madali niya maabot yung ating heat temperature ng ating makina. So madaling mawala yung cold start na naka lagay dito. At sa takbo naman, regarding sa pagtakbo, pagka tumatakbo na tayo ng mga 40 kilometers, pinapatay ko na yung switch ng ating radiator pan. Hindi ko na siya pinapaandar kasi hindi naman mo overheat yung ating unit kasi nga mabilis natin yung takbo natin nasa 40 kph na. So yung hangin pumapasok na sa radiator, so hindi na talaga mo overheat yung ating unit. Pero pag nasa traffic, pag bumaba sa 40 yung ating takbo, sa 20 or 30, inoon ko yung ating switch ng ating pan para hindi ma-overheat yung ating unit kasi nga nakarikta yung ating unit. Kumbaga, in short, tayong mga driver, tayong owner, tayo na lang nagmamanual ng ating radiator pan at saka mas tumipid sa gas yung ating unit kasi nga hindi na palaging umandar yung ating radiator pan at saka mas madaling masira yung ating carbon brush. So mga kadiha, sa 3 years mahigit ko na ginagamit ng ating yung aking DE na naka-switch yung rad pan, wala namang mga birit na nangyari at saka wala namang aberya, hindi naman nasira yung aking carbon brush ng ating radiator pan. Kasi nga yun lang yung number 1 note ko, pagka umaga pag sa cold start, patayin niyo yung switch ng inyong radiator pan. Pagka mawala na yung indication nito, pwede niyo nang patakbuhin. Pagka tumakbo na ng 40 kph, so kahit hindi nyo napaandarin yung ating switch ng ating pan kasi nga pumapasok na yung hangin sa ating radiator pan, so hindi na siya ma-overheat. Pag nasa traffic, pag bumaba na tayo dito sa 40 kph, kumbaga dito sa 30 or 20 na dapat iuna natin yung manually iuna natin yung itong ating radiator pan switch para papasok yung hangin sa ating radiator pan at saka hindi na overheat yung ating unit. Pagka tumakbo na naman tayo ng mabilis, nasa 40, patayin na naman natin. So, mas madali, mas may kaibahan talaga siya kaysa sa nakarikta, kaysa lagyan natin ng switch. So, sa mga subscriber at sa mga nanonood na aking video, nasa sa inyo na kung pwede nyo gayahin itong ginawa ko, pwede rin hindi. Sa akin, sinishare ko lang yung analysis na kung ano ako at saka at least na gamit ko na sa unit ko, na-experience ko na tested and proven naman siya. So yun lang mga kadi, hope na makatulong sa inyo at huwag na lang kayo mag-away sa chat kasi nga DIY lang ito ginagawa natin. So yun lang mga kadi, maraming salamat sa mga subscribers dyan, sa mga viewers at sa walang pagtakilig sa ating YouTube, maraming salamat sa inyo. God bless at ingat tayo palagi sa ating biyahe.